Ito naman, Jun. Saan ka ba nagtatrabaho? Barbershop po. Ano ka, barbero? Apo. Saan barbershop yan? Sa Parang Marikina po. Parang Marikina. Taga yes. Saan ka na probinsya mo? Bicol. Bicol. Pero dito pa ako lumaki sa Maynila, sa Marikina. May asawa? Sa ngayon po, wala na po. Dati ako may 11 years old na kalibin. 11 years old na? 11 years na live-in. Ah, 11 years. Apo. Okay lang eh. Ang gulo na ng mundo. Okay. 11 years old na kayo magka-living. 11 years. At tapos, ang nangyari, after nung nag-living kayo, 11 years old, ano? Ba't kayo nag-iwalay? Sumama na po sa iba. Nasa akin po yung tatlong anak. Ami, anak ka? Iniwan niya sa akin. Tatlo mong anak, so magkasama mo? Oo, tinutos ko yung pagugupit ko sa mga anak ko, yung ginagamit ko sa ilang pantustos. Alright. Bali, panganay mo, ilang taon? 13 po. 13, and then? 12 sa K5. Okay, so lahat ng bata nasa'yo? Opo. If you don't mind, bakit umalis? Umalis ka naman bigla o nagpaalam sa'yo? Kasi nag-aaral ng kaaway po kami noon na tungkol sa pera. Apit ka sa mic. Nag-away po kami na tungkol sa pera. Tapos yung nakiramdam ako ng isang linggo, nararamdam ko na parang wala na po siyang ano sa akin. Yun, nararamdaman ko na po siya, nakukutuban ko na. Tapos tinatanong ko sa kanya, bakit ganito mo ginagawa mo sa akin? Sabihin mo sa akin kung meron ka ng iba, kung di mo na ako mahal. Tapos sinabi niya sa akin, oo, hindi na kita mahal, may mahal na akong iba. Yun, doon na po ako nag-isip. So totoo meron siyang iba? Opo, may pamilya na po, may anak na pong isa. Ano mensahe mo sa kanya? Son, huwag mo isipin yung mga anak mo na sa mabuting kalagayan sila. Matataba naman sila, napaparal ko naman sila ng maayos. Huwag mo silang alalahanin, mabuti sa akin. Sino kasama mo, Jun? Pinapakilala ko po sa inyo ang aking nanay, Nanay Aida. Magandang hapon, Corwin! Ano mo sasabihin kay Jun sa anak ko? Jun! Kahit ganyan ang ginawa sa'yo ni Susan, magpakatatag ka at ako ang kami ang bahala sa mga anak mo. Habang mabubuhay kami, at sana wala kang sawang tumulong sa amin. Dahil pasensya ka na dahil kumisan si tatay mo, walang trabaho, walang pirmiyang trabaho. Mahal na mahal kita, anak. Ma, salamat po sa pagbabantay sa anak ko, kayo po nag-aalaga, minsan maaga ako pumapasok, binabantayan niyo siya, pinapakain niyo sila ng maayos. Salamat po. Mahal na mahal din kit, ma. Mahal na mahal din kita, anak. Huwag ka sana magsasawa sa amin. Alagaan mo lang yung mabuti ang sarili mo. Salamat po, Nanay Aida. Salamat. Okay, Jun, okay ka na? Ganun talaga ang buhay, ha? Be strong. Okay, ganun ang buhay. Alam mo, importante yung anak mo okay, ha? Alright, sige. Jun, meron kang 10,000! Ha? Okay, yan, ha?